Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tindero ng Balot. Balot! Balot! Balot kayo dyan! Bili na kayo ng balot! Balot sa puti! Napahinto sa paglalakad si Ramil nang tinawag siya ng isang grupo ng kalalakihan na nagiinuman sa tabing daan. Bumili ang mga ito ng 10 pirasong balot. Pagkatapos ay nagpatuloy naman siya sa kanyang paglilibot hanggang makarating siya sa huling bahay sa compound na yun. Nilakasan pa niya lalo ang pagsigaw para makuha ang atensyon ng mga tao sa bahay na yun. Bili na kayo ng balot! Balot kayo dyan! Balot sa puti! Bili-bili na kayo! Lumabas naman ang isang buntis at pinalapit siya. Kuya, pabili nga ng 3 balot. Dagdagan mo kuya ng suka, ah. Ay, opo ma'am. Si kuya naman, ma'am pa talagang tinawag sa akin. Ay, okay na po ba ito ma'am? Ay, ang dami nga ng suka. Thank you kuya. Sa'yo na ang sukli, oh. Ay nako, salamat po ma'am. Sa ulitin po. Hindi agad umalis si Ramili sa kanyang kinatatayuan kahit pumasok na ang babaeng buntis sa bahay nito. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid bago naghanap ng mapagtataguan. Sa likod ng mayayabong na damo, nagpalit ng anyo si Ramil. Paglabas niya sa likod ng mga damo, nagmistula siyang mabangis na hayop na nakakita ng masisila sa gabing yon. Ilang sandali lang ay umalis na parang walang nangyari si Ramil habang pinupunasan ang bibig na may bakas pa ng sariwang dugo. Kinabukasan, balita sa buong barangay ang nangyari sa buntis. Meron na naman bagong biktima ang aswang. Sa dami kasi ng dayo rito sa atin eh, mahirap nang magbintang basta-basta. Kaya ikaw Luis, wag na wag kang magpapagabi sa daan ha. Ang hiling mo pa namang tumakas kapag hindi ka pinapayagan. Si Lolo talaga oh, kabinata akong tao, pinaghihigpitan niyo ako. Aba, para din nun sa kabutihan mong bata ka. Pwede ka namang gumala sa araw, bakit kailangan sa gabi pa? Si Lolo naman, meron po bang manliligo sa umaga o tanghaling tapat? Ano? Ibig mong sabihin kaya ka palagi tumataka sa gabi, meron ka nang nililigawan? Opo, Lolo eh. Ay, Diyos king bata ka. Di ba sabi ko sa iyong unahin mo muna ang pag-aaral bago ang ligaw-ligaw na yan? Hindi ka ba naawa sa nanay mong nagpapakakuba sa ibang bansa para makapag-aral kayo magkakapatid? Lolo, nanliligaw pa lang naman ako eh. Hindi pa naman ako mag-aasawa. Nakao! Eh paano kung mabuntis mo yung babae? Grabe naman kayo, Lo. Masyado kayong advance mag-isip. Hindi naman po yun mangyayari, no? Eh basta, makinig ka sa akin. Huwag ka na munang manligaw. Bantayan mo rin yung mga kapatid mo. Mga babae pa naman ang mga yan. Opo, Lo. Ay, teka, saan po ba kayo pupunta ngayon? Bakit bis na bis yata kayo? Diyan lang, sa bahay na kaibigan ko. Babalik din ako kaagad. Oh, yung mga billing ko ha. Bantayan mo mga kapatid mo. Eh, Lo, baka naman po pwede makahingi ng pambili ng balot. Eh bakit? May balot ba ng ganitong oras? Mamaya pa naman po ako bibili. Baka lang ka ako makalimutan nyo. May pagkaulyanin pa naman po kayo. Anong sinabi mo? Ay, wala po. Sige po, lumakad na po kayo, Lo. Baka gabihin pa kayo sa daan. Mag-ingat po kayo, ha? Inihatid pa ng tanaw ni Luis ang kanyang lolo habang pasakay ito sa humintong tricycle sa tapat nito. Akma na sana siyang papasok nang makita si Ramil na palabas naman ng inuupahang apartment na pag-aari nila. Kuya Ramil, kukuha ka na ba ng panindam mong balot? Oo, haga ko kasi yung paglalako mamaya para hindi ako masyadong gabihin sa daan. Eh siguro nabalitaan niyo yung nangyari sa buntis kagabi, no? Kawawa naman siya, no? Sino kaya yung walang pusong may gawa nun? Eh diba sabi aswang daw? Naku! Maniwala ka naman. Hindi naman totoo aswang eh. Panakot lang yun. Katulad ni Lolo Oka, laging panakot sa amin yung aswang para hindi kami maglalabas lalo na sa gabi. Sobrang higpit. Eh kung hindi aswang ang may gawa nun sa buntis at sa iba pa,
Eh sino kayang nasa likod ng mga nagagarap na patayan? Malamang o mga adik. Wala naman ibang gagawa nun kundi sila lang mga sabog sa pinagbabawal na gamot eh. Nako, mahirap magbintang ha. Lalo't wala namang ebidensya na makakapagturo na sila nga may gawa nun. Eh wala rin naman nun silang ebidensya na aswang nga ang may gawa eh. Hindi nga sila sigurado kung aswang nga ba talaga. Eh malay mo naman. Huwag niyong sabihin na naniniwala ka na may aswang nga. Eh wala namang masama kung maniniwala, di ba? Ewan ko, basta ako hindi ako naniniwala eh. O sige, paano? Maiwan na kita dyan. Kukuha pa kasi ako ng panindakong balut sa palengke. O sige kuya, ingat po kayo. Pumasok na rin maya-maya si Luis sa kanilang bahay. Pagkapasok niya ay nakita niya mga kapatid na nanonood ng TV. Nakinood na rin siya para hindi mainip. Hapon na nang dumating ang kanyang lolo Oscar. Nagmano silang magkakapatid rito. Olo, kumusta po lakad nyo? Ayon, naging maayos naman. Hindi na nag-usisa pa si Luis sa kanyang lolo. Mukhang pagod na rin ito. Ipinagtimpla na lang niya ng kape. Ay, salamat na po. Utusan mo nga pala si Cresel na magsaing ng maaga para maaga rin tayo makakain. Sige po, lo. Eh, yung tungkol nga po pala sa hinihingi kong pambili ng balot. Dumukot naman ng 100 na matandang lalaki at iniabot ito kay Luis. Okay, bili mo na rin yung mga kapatid mo, ha? Tumango naman si Luis bago lumabas ng kanilang bahay. Sakto naman na palabas na rin ng inuupahang apartment si Ramil, bit-bit ang basket ng balot na inilalako niya. Kuya, pabili nga po ng 3 balot. Oh, bakit 3 lang? Eh, sa amin lang kasi yan eh. Hindi naman na kasi pwede nang kumain si Lolo ng balot. High blood na kasi. Ah, ganyan talaga yung sakit ng mga matatanda, no? Ay, teka. Saan ka maglalako nga pala ngayon? Eh, baka dito lang muna sa barangay natin. Sa mga susunod na araw na lang ako maglalako sa ibang barangay. Siguro, natatakot ka na sa napapabalita ng mga aswang, ano? Heh, mabuti na rin yung nag-iingat, no? Eh, dapat hindi ka na muna naglako. Eh, kailangan ko pa rin kumita para may panggastos ako sa pang-araw-araw, eh. Ah, sa bagay nga. O basta, mag-iingat ka na lang ha. O sige po, may iwan na kita. Nang sumunod na mga araw, naging payapa naman ang kanilang barangay. Wala silang nabalitaan ng mga naganap na pagpatay. Sabi ko na sa inyo, Lo, eh, hindi totoo yung mga aswang na yan eh. Nagpapalamig lang yon. Alam niya kasing pinaghahanap siya ng mga tao eh. Eh di, pwede na ulit akong lumabas ng gabi. Ano? Bakit? Manliligaw ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo? Hindi po, Lo. Tatambay lang po kina Obit. At saka, tinigil ko na po yung panliligaw dun sa babaeng nagugustuhan ko. Eh, mabuti naman kung ganon. Hindi naman sa pinaghihigpitan kita, ha? Ayoko lang kasing mapariwara kayo ng mga kapatid mo. Opo, Lo. Naintindihan ko naman po yun, eh. O di, papayagan niyo na ako. Basta kinaobit ka lang ha, at umuwi ka bago mag-alas 9 ng gabi. Napapasuntok naman sa ere si Luis dahil sa tuwa. Ilang araw na rin kasi siyang nagkukulong sa kanilang bahay. Dapat nga eh, nagsasaya siya ngayon dahil bakasyon naman sa eskwelahan. Kaya lang dahil sa sunod-sunod na patayan sa kanilang lugar, naghigpit ang kanyang lolo Oka. Kapitbahay lang naman nila si Obet. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na siya sa kanyang lolo na mangangapit bahay muna. Dahil nawili ng paglalaro sa computer, nakalimutan na ni Luis ang oras at nagmamadali na siyang nagpaalam sa kaibigan nang makitang pasado alas 10 na pala ng gabi. Naku, bukas na lang ulit. Usapan kasi namin ni Lolo na hanggang alas 9 lang ako eh. Baka hindi na ako makaulit nito. 3 bahay lang naman ang pagitan mula sa bahay ng kanyang lolo. Sumalubong sa kanya ang mabining hangin ng gabi. Malapit na siya sa bahay nila nang matanawan si Ramil. Tatawagin sana niya ito sa pag-aakalang pauwi na rin. Ngunit napakunot noo ang binata nang makitang lumikuyon sa bahayan sa kanan. Ha? Anong gagawin niya dun? Sigurado naman na tulog na yung mga tao dun.
dala ng kuryosidad. Imbis na dumiretso na nang uwi, sinundan niya ang lalaki doon. Pagdating nga doon ay wala siyang nakita ng mga tao. Patay na rin ang lahat ng mga ilaw sa mga kabahayan. Saan kaya nagsuot yun? Sigurado naman ako na dito ko siya nakita. Dala niya pa nga yung basket ng balut niya. Pabalik na sana siya na makarinig ng mga kalusko sa likod ng mga mayayabong na halaman. Bigla na lang kinilabutan si Luis sa hindi malamang dahilan. Bigla rin pumasok sa isip niya ang napapabalitang aswang. Nang lumakas pa lalo ang kaluskos at nakakarinig na rin siya ng mahihinang angil na parang asong nagagalit, mabilis na siyang tumakbo pa uwi. Pagdating niya ng bahay nila ay sakalang siya nakahinga ng maluwag. Buti na lang din ay tulog na ang mga kasama niya sa bahay. Kinabukasan, humahangos na naman ang chismosa nilang kapitbahay na si Marites para ipabalita na meron na namang bagong biktima ang aswang kagabi. Ha? Sino na naman kaya yung nabiktima? Eh, teka nga, alamin ko din ha. Diyan lang daw sa compound ng mga bilarde nangyari. Naalala bigla ni Luisa nangyari kagabi. Hindi kaya yun na yung aswang? Pero imposible naman eh. Hinintay na lang ni Luis ang pagdating ng kanyang lolo para malaman ang nangyari. Matapos nga ng ilang minuto, bumalik na ang kanyang lolo Oka. Lo, ano po daw balita? Eh, buntik lang palang mabiktima. Ito talagang si Marites eh, masyadong eksahirada magkwento. Eh, sino po yung muntik na mabiktima? Yung anak ni Aling Tasing na taga-kabilang baryong napangasawa. Umuwi pala dyan nung isang araw. Eh, sabi ng ina, may gumagala nga daw ritong aswang. Yung manugang pala niya eh, may alam sa mga ganyan. Simula pa daw na dumating sila rito, iba na yung kutob ng lalaki kaya laging binabantayan yung asawa. Eh, kagabi daw eh, lumabas ng bahay para magbawas. Nakaabang na pala yung aswang. Hindi rin alam na nakabang rin yung asawa nung buntis. Ayun, naunahan yung aswang. Sabi nung lalaki, nataga daw niya sa braso yung aswang. Eh, nakilala po kaya nung manugang ni Aling Tasing yung aswang? Hindi nga daw eh. Madilim daw kasi sa may palikuran at napakabilis daw ng pangyayari. Nung nataga raw eh, kumaribas ba naman ng takbo yung aswang? Hindi po ba sinundan nung tumakas yung aswang para malaman sana kung saan direksyon tumakbo? Eh, inambol nga raw. Pero paglabas daw sa compound nila, hindi na nakita kung saan nagpunta. Sandaling namayani ang katahimikan bago matama na tinitigan ni Lolo Oka ang apo. Eh, teka nga lang. Akala ko ba hindi ka naniniwala na merong aswang? Eh, bakit? Mukhang interesadong interesado ka ngayon na magtanong. Hindi nga po. Eh, gusto ko lang makiusyoso sa nangyari. Siyempre, malapit lang sa atin yung nangyari. Mas naniniwala pa rin kasi ako na baka adik lang yung may gawa nun. Ay nako, bahala ka kung ayaw mo pa rin maniwala. Sa bagay, nung ganyang edad mo, hindi rin ako naniniwala eh. Eh kasi pulo, mahirap na basta lang maniwala sa mga sabi-sabi. Maniniwala lang ako kapag ako na mismo ang nakakita. Ay, oh sige, sige. Basta ang billing ko sa'yo ha. Sa kaya mga kapatid mo eh, huwag mong aalisan ang tingin ng mga yan. Opo, lo. Akong bahala sa kanila. Pumasok na ang kanyang lolo sa bahay. Si Luis naman ay naiwan na napapaisip. Tumingin pa siya sa direksyon kung saan naroon ang compound ng bilarde. Binalot muli ng sindak ang mga kabarangay ni Luis. Kaya naman pagsapit pa lang ng alas 5 ng hapon ay wala nang lumalabas ng kani-kanilang bahay. Ay, kawawa naman si Kuya Ramil. Paano siya maglalako niya ng paninda niyang balot? Eh lahat ng mga tao dito sa atin eh, mga takot nang lumabas ng bahay sa gabi. Ay nako, perwisyo talaga yung taong nasa likod ng pag-atake sa buntis na yan, no? Eh pwede naman niyang baguhin ang oras ng paglalako niya. Hindi lang naman sa gabi kinakain ng balot eh. Eh kaya nga lang po eh, nakasanayan na ng mga tao sa hapon o gabi naglalako ng
balot si Kuya Ramil. Eh wala na tayong magagawa. Eh kesa malagay sa peligro ang buhay ng mga kabarangay natin at pati siya eh mapahamak. Sabagay nga po. Eh teka, ilang araw ko na nga po ba lang hindi nakikita naglalabas si Kuya Ramil? Ano kaya nangyari sa kanya, no? Ay, oo. Pansin ko nga rin. Eh, mamaya nga eh, puntahan mo sa bahay niya. Baka mamaya may sakit pala yung lalaking yun eh, hindi pa natin alam. O, sige po, lo. Siguro, ngayon ko na lang po pupuntahan. Hindi na hinintay ni Luis ang sasabihin ng kanyang lolo. Lumabas na siya ng kanilang bahay at saka tinugpa ang daan papunta sa apat na pinto ng apartment na kanilang pinauupahan. Ang huling pinto sa dulo ang sa lalaki. Kumutok na siya sa pinto ngunit walang nagbubukas. Napansin niya na nakaawang ang bintana ng kwarto nito. Lumapit siya at sumilip. Walang nakaiga sa papag nito. Nalukot din ang kanyang ilong nang makaamoy ng masangsang na amoy. Hmm? Ba yun? Parang patay na daga. Hindi ba siya naglilinis ng apartment niya? Muling bumalik sa may pinto si Luis at kumatok. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa may pintuan. Bumukas yun at iniluwa ang lalaki. Mukhang may sakit ang lalaki. Nakasuot ito ng long sleeves at pantalon na maong. Magulo ang buhok at nangangalumata. Oh, may sakit ho ba kayo? Ha? Oo, ilang araw na akong nilalagnat. May ubo pa. Kaya pala hindi kita nakikita na naglalabas ng apartment mo. Di, wala kang balita. Balita ba saan? Ay, saka ko na lang huwag kukuwento. Kumusta? Okay na po ba yung pakiramdam nyo? Medyo nangihina pa. Pero okay na ako. Eh, sino pala yung kasama mo ngayon? Pwede bang pumasok? Napansin ni Luis ang pag-ilap ng mga mata nito at bahagya pa nitong hinarangan ng pinto. Pasensya ka na ha. Ilang araw na kasi akong hindi nakakapaglinis ng apartment eh. Madumi pa kasi. Alam mo naman na ako lang mag-isa rito, di ba? Ay, oo nga pala. Solo ka nga pala sa buhay. Naku. Pasensya ka na kung naistorbo ko yung pamamahinga mo ha. Nag-aalala din kasi kami ni Lolo eh. Akala namin kung napaano ka na. Eh, kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha. Sige, salamat. Pakisabi rin sa Lolo mo na salamat ka mo sa malasakit. Ay, wala yun. Obligasyon ka namin kasi eh, dito ka sa amin na upa eh. Sige na, magpahinga ka na. Matipid na ngumiti pa si Ramil sa binata bago nito isinara ang pinto. Si Luis naman lumingumpa sa nakapinid ng pinto. Noon lang niya kasi naalala na meron pa siyang itatanong rito. Ay, nakakalimutan ko. Saka na nga lang, lagi naman siya nandyan eh. Bumalik na sa kanilang bahay si Luis. Sinabi niya rin sa lolo o kanya ang kalagayan ni Ramil. Ay, ganun ba? Kaya pala ilang araw ko na siyang hindi nakikitang lumalabas para magtinda ng balot. Sige, mamaya dadalhan ko ng pagkain. Baka hindi yun nakakapagluto dahil masama ang pakiramdam. Dalan mo na rin ng mga cup noodles ha, para kapag nagutom siya lalagyan na lang niya ng mainit na tubig. Sige po lo, dadalhan ko siya mamaya. Naging abala na si Luis maghapon. Papadilim na nang maalala ang bili ng kanyang lolo. Agoy, nakalimutan ko na yung bili ni lolo. Nagmamadali na ang binata na kumuha ng Tupperware na nilagyan ng ulam. Inilagay naman niya ang tatlong piraso ng cup noodle sa plastic. Pagkatapos ay dali-dali ni siyang lumabas ng kanilang bahay. Wala na mga oras na yon ang kanyang lolo at dalawang kapatid naman ay abala sa panonood ng TV sa sala. Pagdating sa apartment ni Ramil ay agad na kumatok si Luis, ngunit walang tugon mula sa loob. Ha? Hindi kaya nakatulog yun? Inilapag muna ni Luis ang dala sa upuan na plastic na nasa tabi.
Pinihit niya ang doorknob ngunit nakalock yun. Umikot siya sa may likod ng apartment kung saan mayroon ng pinto. Nang pihitin niya ang doorknob ay laking tuwa niya nang bumukas yun. Di naman siguro siya magagalit. Bayun, baho! Biglang napatakip ng ilong si Luis sa napakasangsang na amoy na sumalubong sa kanya. Hinanap niya rin ang switch ng ilaw at binuksan yun. Tumambad sa kanya ang napakagulong paligid. Nagkalat ang mga maruruming damit sa sahig at mga gamit na hindi sa kanya pamilyar. Inikot pa ni Luis ang kanyang paningin habang nakatakip pa rin ng kanyang kanang kamay sa ilong. Ha? Walang kahit na anong gamit? Paano siya nagluluto? Grabe, daig pa ang tambaka ng basura. Ganito pala siya kaburara. Nakailang bili pa naman ako sa kanya ng balot. Yuck! Tinungo rin niya ang maliit na silid. Ni walang gamit sa loob kundi ang maliit na papag na naroroon na bago pa mangupahan doon ng lalaki. Palabas na siya ng silid nang makarinig ng mga kaluskos na nagmumula sa labas ng pinto. Natataranta na naghanap ng mapagtataguan si Luis. Sa sobrang kaba na baka mahuli siya ay sa banyo siya napasuot. Kulang na lang ay bumaliktad ang kanyang sikmura sa sobrang dumi. May nakita pa siyang parang mga tipak ng laman ng karne na nasa timba na kulay pula na ang tubig. Inalis na lang niya ang pagkakatingin doon at sumilip sa nakaawang na pinto. Pumasok si Ramil na iika-ika pa ang lakad. Tila may iniinda itong sakit. Malalim rin ang paghinga nito. Maya-maya ay tinanggal nito ang suot na damit. Napapangiwi pa ito. Tumambad kay Luis ang braso nitong may benda na may dugo. Sumalampak ang lalaki sa sahig at pumikit. Ilang sandali na nasa ganong ayos ang lalaki bago muling tumayo at nagbis ulit. Nang lumabas na ito sa may pinto, lumabas na rin sa pinagtataguan nito si Luis at dali-daling lumabas ng pinto na pinasukan. Nangihinang bumalik ng kanilang bahay si Luis. Naabutan niya doon ang kanyang lolo Oka na nagtatakang nakatingin sa kanya. Oh, ano nangyari sa'yo? Saan ka nang galing? Sa apartment po ni Kuya Ramil. Inihatid ko lang po yung pagkain. Oh, eh, kumusta na siya? Wala po siya. Iniwan ko na lang sa may upuan sa labas ng pintuan niya yung pagkain. Makikita naman niya yung kagad pagka dumating siya. Saan kaya nagpunta yun, no? Akala ko sabi mo masama ang pakiramdam. Oo nga po eh. Baka po may pinuntahan lang. Baka po bumili ng gamot. Eh kayo lo, saan kayo galing? Eh galing ako sa bahay ni Aling Tasing. Nakikibalita lang. Natigilan naman si Luis. Biglang naalala ang gabing sumalakay ang aswang sa compound ng mga Bilarde. Noon din niya nakita si Ramil at ang pagkakataga ng braso ng aswang. Oh, bakit parang namumutla ka dyan? Huwag mo sabihin na may sakit ka na rin. Medyo nahilo lang po ako. Eh, yan na nga ba sinasabi ko eh. Kakapuyat mo yan sa paglalaro ng computer kina Obet eh. Hindi naman po siguro lo. Kung hindi, pumasok ka na nga sa kwarto mo. Magpahinga ka na ng maaga. Huwag ka munang pupunta kina Obet ngayon ha. Eh, teka lang po muna lo. May itatanong pa po sana ako sa inyo eh. Ah, ano ba yon? Saan po nataga nung manugang ni Aling Tasing yung aswang? Ang sabi, sa kaliwang braso raw. Eh bakit mo naman biglang naitanong? Oh, wala naman po. Bigla ko lang naisip na itanong. Sige po lo, magpapahinga na po ako. Dali-dali nang tumalikod si Luis bago pa muling makapagtanong ang kanyang lolo Oka. Kailangan muna niya kasing makatiyak bago niya sabihin rito ang hinala. Kinabukasan, nakasalubong ni Luis si Ramil. Matiimang titig nito sa kanya. Hindi tuloy niya malaman ang gagawin. Pinilit na lang niyang itago ang nararamdaman na kaba sa dibdib. Pilit siyang ngumingiti rito nang makalapit ito sa kanya.
Kumusta na ang pakiramdam mo, Kuya Ramil? Ayos na naman. Halata nga eh. Nakakalabas ka na pala. Kailan ka nga pala maglalako ng balut? Baka mamaya. Ay, siya nga pala. May tatanong rin sana ako sa'yo eh. Ha? Ano yun? Nanggaling ka ba sa bahay kahapon? Ha? Kahapon? Oo eh. Ibibigay ko sana yung pagkain na pinabibigay ni Lolo Oka. Katok ako ng katok eh, wala naman nagbubukas. Baka ako tulog ka. Kaya iniwan ko na lang sa may upuan yung pagkain. Ay, nakita mo ba? Oo, nakita ko nga. Hindi ka ba pumasok sa loob? Ha? Anong ibig niyong sabihin? Tinatanong kita kung pumasok ka sa loob ng apartment ko. Ha? Hindi ah. Eh, bakit naman ako papasok? Sigurado ka? Oo naman. Teka nga lang. Parang hindi ko yata gusto yung tono ng pananalitaan nyo ah. Hindi ko ugaling pumasok sa isang bahay na hindi iniimbita. Saka, dinalhan lang kita ng pagkain. Buti nga pinagmalasakitan ka pa namin eh. Kahit na hindi ka namin kaano-ano. Sige, pasensya ka na ah. Medyo masama lang yung pakiramdam ko talaga eh. Bakit? May nawala ba? Kaya pinag-iisipan mo kung pumasok ng apartment mo? Wala naman. Sige, pasensya na talaga ah. Salamat nga rin pala sa pagkain. Tumalikod na lang si Ramil saka naman nakahinga ng maluwag si Luis. Grabe ka ba ko dun ah. Tama talaga, hinala ko eh. May tinatago siya. Bumalik na lang ulit si Luis ng bahay. Nawalan na kasi siya ng gana na pumunta kina Obet. Maghapon lang sa bahay si Luis kaya ganun na lang ang gulat niya nang tawagin siya ng kanyang Lolo Oka. Hinahanap daw kasi siya ni Ramil. Aandap-andap naman si Luis na lumabas ng bahay. Naroon nga ang lalaki. Bit-bit nito ang basket ng panindang balot. Sabay pang napalingon sa kanya ang mga ito. Nandito na pala po ko. Hanap niyo daw ako? Oo, bibigyan na sana kita ng balut eh bilang pasasalamat. Ito, balut sa puti. Nanatiling nakatitig lang si Luis sa balut na inaabot nito. Naalala na naman niya kasi ang loob ng apartment nito. Nang hindi niya abutin ang supot ng balut, ang Lolo Oka na niya ang kumuha doon. Pasensya ka na sa apo ko ah. Kahapon pa kasi masama pakiramdam niyan eh. Ganun o ba? Uso po yata yung trangkaso ngayon eh, no? O sige po, maglalako pa po ako ng balot. Luis, salamat ulit ah. Tinanguan lang ni Luis ang lalaki. Hinintay muna ni Mang Oscar na makaalis ang lalaki bago nito hinarap ang apo. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Naninibago ako sa ikinikilos mo eh. Para bang naging mailap ka na kay Ramil simula nang manggaling ka sa apartment niya. Hello, may natuklasan lang po kasi ako sa kanya eh. Ano naman ang natuklasan mo sa kanya, Ber? Ikinuwento ni Luis ang mga nakita niya sa loob ng apartment ng lalaki, maliban sa sugat nito sa braso. Ganon kalala? Buti hindi siya pinamamahayan ng mga ipis at daga. Baka nga po meron eh. Hindi ko lang napansin nung pumasok ako. Kung pagsasabihan ko naman eh, baka masamain niya. Saka malalaman niya na pumasok ka sa loob. Oo nga po, hayaan niyo na lang po siguro. Aba, di maaari yun. Paupahan natin yun eh. Ayoko naman na babuyin niya yung apartment natin. Pwede naman po siguro na kausapin pero wag muna ngayon. Hintayin niyo po muna yung signal ko kung kailan niyo siya maaaring kausapin. Bakit kailangan ko pang hintayin ang signal mo? Basta po, Lolo. May kailangan lang akong gawin para patunayan na tama yung kutob ko sa kanya. Teka. Hindi kita maintindihan eh. Tinatago ka ba? Meron po. Wala po. Magsabi ka nga ng totoo. Meron o wala? Wala nga po. Kailangan ko po munang alamin yung totoo kasi. Ay nako, ang gulo ng sagot mo. Basta lo, magtiwala lang po kayo sa akin. Sasabihin ko naman po eh, pero wag po muna ngayon.
Basta tiyakin mo lang na hindi mo yan ikakapahamak, ha? Opo, Lo. Siya nga po pala. Yung balut, itapon nyo na lang, ha? Baka sumakit pa yung tiyan nyo, eh. Naiiling na lang si Mang Oscar. Sinunod pa rin naman niya ang sinabi ng apo na itapon na ang mga balot. Samantala, nagplano ulit pasukin ni Luis ang apartment ni Ramil. Hindi lang natuloy dahil namataan niya ang maagang pag-uwi ng lalaki. Mabuti na lamang ay kabiruan niya ang nakatira sa sumunod na pinto. Doon muna siya tumambay sandali. Nagtataka ang tingin nito sa kanya nang mapadaan sa tapat niya si Ramil. Nang makapasok si Ramil ay agad na ring umuwi si Luis sa kanilang bahay. Kinabukasan, humahangos na namang nagpunta sa kanila si Marites, ang chismosa numero uno sa kanilang lugar. Ayon sa babae, may bago na naman daw biktima ang aswang, ang magkaibigan na ginabi ng uwi. Wala na daw buhay ang mga ito ng matagpuan. Gaya ng mga naunang biktima, parang nilapa ng mabangis na hayop ang mga katawan ng mga ito. Bakit ba kasi hindi pa mahuli-huli yung aswang na yon? Hindi lang po kasi siya natitiyempohan. Pero naniniwala ako na darating din ang panahon na mahuhuli rin kung sino siya. Naniniwala ka naman na meron talagang aswang? Opo, Lo. Naniniwala na ako. Kailan pa? Akala ko hindi na magbabago ang isip mo na meron talagang aswang. Wala naman po sigurong masama kung magbabago ang isip ko, di ba? Oo nga, pero nakakapanibago ka ngayon . Hindi na lang umimik si Luis para hindi na lang humaba ang usapan nilang maglolo. Noong hapon, inabangan na ni Luis ang paglabas ni Ramil para maglako ng balot. Muli niyang susubukang pasukin ang loob ng apartment nito. Dala ang duplicate key, pinasok niya ang apartment nang malapit ng dumilim. Umalingasaw agad ang mabahong amoy na tila bulok na daga. Hindi na niya binuksan ang switch ng ilaw. Ang dala na lang niyang flashlight ang ginamit. Paano niya natatagalan yung ganito kabaho? Maliban na lang kung siya yung aswang na sinasabi nila, ha? Naganap si Luis ng katibaya na maaring magpatunay na ang lalaki nga ang aswang. Isang timba na may takip ang nakita niyang malapit sa pinto ng CR. Kinakabahan man, unti-unti niya yung nilapitan at binuksan. Tumambad sa kanya ang mga laman loob. Hindi niya matagalan natitigan yon kaya muli niyang isinara. Isa pang timba muli ang kanyang nakita. Inilawan niya yon ng flashlight. Hindi na niya napigilan na masuka nang makita ang mga kamay at paanan naroon sa loob. Nang lulupaypay na siya ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pagbaliktad ng sikmura niya. Umuwi ang binata sa kanilang bahay na hinang-hina at nanginginig sa takot. Totoo nga ang hinala ko. Anong gagawin ko ngayon? Kilala siya na ulila na at mabait sa barangay namin. May maniniwala kaya sa akin? Ni wala ngang naghihinala na baka siya yung aswang . Kahit gabi-gabi siyang nasa labas ng bahay. Pagkausap ni Luis sa kanyang sarili habang nasa kanyang silid, may naisip na plano si Luis. Kinakabahan man sa naisip pero kailangan pa rin niyang subukan. Nang sumunod na araw, madilim na ay hindi pa rin lumalabas ng bahay si Ramil para maglako ng balut. Naisip ni Luis na baka wala itong balak lumabas ng gabing yun. Akma na sanang papasok na sa loob ng bahay si Luis nang matanaw ang lalaking bit-bit ang basket ng paninda nitong balot. Hinintay niya muna na makalayo ito bago niya sinundan. Nakarating si Luis sa hangganan na ng kanilang barangay sa kakasunod sa lalaki. Isang buntis ang lumapit rito para bumili ng balot. Kapansin-pansin ang kakaibang titig nito sa babaeng buntis. Para bang pagkain yun sa harapan nito. Nang tumalikod na ang babae ay nahuli pa ni Luis ang pagpunas nito ng tumulong laway sa bibig. Ew, katiri talaga. Madilim na pala. Ito ang hinihintay kong pagkakataon. Muling sinundan ni Luis ang lalaki nang gumawi yon sa may gawing likuran na ng mga kabahayan. Ha? Bakit dito? Sagingan na ito, ha?
Wala namang bahay rito. Ano kayang gagawin niya? Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niyang tumingala si Ramil sa buwan. Noon lang naalala ng binata na kabilugan pala ng buwan ngayon. Sa mga mata ni Luis, biglang nagbago ang anyo nito. Habang tinutubuan ito na makapal na balahibo sa buong katawan, kasabay naman ng paghaba ng mga kuko nito sa kamay at paa. Halos pigilan ni Luis ang paghinga habang pinapanood ang pagbabago ng lalaki. Umalulong pa yun bago mabilis na tumakbo sa direksyon kung saan ang bahay ng buntis. Yung buntis, baka yun ang balak niyang biktimahin. Anong gagawin ko? Bahala na! Tumakbo siya sa mga bahay na naroon. Huminga ng malalim at saka ginawa ang plano. May aswang! May aswang! Mga kapitbahay! May aswang! Hindi inaasahan ni Luis na biglang susulpot ang aswang sa kanyang harapan. Nanlilisik ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Habang umahakbang ito palapit sa kanya, umaatras naman ang binata. Huwag kang lalapit sa akin! Maawa ka sa akin! Umangil lamang ito ng malakas. Akmang dadambahin na siya nito nang mula sa kung saan ay bumaon dito ang mahabang pinatulis na kawayan. Umungol ito at pilit tinatanggal ang kawayan sa tagiliran nito. Nabuhayan ang pag-asa si Luis nang marinig ang mga paparating na mga tao. Galit na sumisigaw ang mga iyon. Nataranta naman ang aswang. Nagpapaling-paling. Pagkatapos ay tumakbo sa isang direksyon. Hinabol naman ito ng mga tao. Nangihina namang napasalampak na lang sa lupa si Luis. Sana naman eh, mahuli na siya sa akto para wala na siyang kawala. Kailangan matapos na ang ginagawa niyang pambibiktima. Mamaya eh, balikan rin niya ako kapag hindi siya nahuli. Sa pagkadismaya ni Luis, hindi nga raw inabot ng mga tao ang aswang. Bigla na lang daw yung naglaho sa kadiliman ng gabi. Pagdating sa bahay nila, sinalubong siya na nag-aalalang si Lolo Oka. Apo, saan ka ba nang galing? Pasensya na po kayo, Lo, kung pinag-alala ko kayo. Totoo ba ang balita na munti ka na mabiktima ng aswang? Opo, Lo. Sinundan ko kasi yung pinag-iinalaan kong aswang eh. Bumakas naman sa anyo ni Mang Oscar ang hindi pagkapaniwala. Anong sabi mo? Sinundan mo yung pinag-iinalaan mong aswang? Opo, Lo. Alam ko na po kung sino yung aswang. Ha? Sino siya, Apo? Si Kuya Ramil po ang aswang. Ano ka mo? Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Tumingin pa sa labas ng bintana si Mang Oscar para matiyak na wala sa malapit ang pinag-uusapan nila. Sigurado po ako. Kitang-kita ko kung paano siya nagpalit ng anyo. May sugat din siya sa kaliwang braso dahil sa pagkakataga sa kanya. Eh bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin, Apo? Sorry, Lo. Nag-alangan din kasi ako eh. Saka hindi pa ako sigurado nun. At saka natamaan nga pala siya ng sibat ng kawayan sa may tagiliran. Baka patay na yun ngayon eh. Hindi, Apo. Buhay pa siya. Kanina'y hinahanap kanya. Ho? Ano po? Buhay pa siya? Paanong nangyari yun, Lo? Kitang-kita ko na tinamaan siya sa tagiliran. Oo. Oh. Naniniwala ko sa iyo, Apo. Pero kahit ilang beses pa silang masaktan, gagaling ang sugat nila. May paraan sila kung papaano maghilom ang sugat nila. Ano pong gagawin natin, Lo? Sabihin po kaya natin sa mga tao. Kilala si Ramil na mabait sa lugar natin. Eh baka po balikan niya ako eh. Natitiyak kong gaganti yun sa iyo. Pero kailangan may gawin tayong plano. Ano po yung plano, Lo? Sinabi nga ni Mang Oscar ang naiisip niyang plano sa Apo. Kahit natatakot ay nilakasan na lang ni Luis ang kanyang loob. Maaga silang nagsara ng bahay. Ang mga kapatid ni Luis ay maaga nilang pinapasok sa kwarto nila. Magagawa natin to ng tama. Mauhuli rin natin sa akto ang aswang na yon. Basta magtiwala ka lang, Apo. Opo, Lo. Sige po. Habang sumasapit ang gabi, nadadagdagan palalo ang takot sa dibdib ni Luis.
Napapitlag pa siya sa pagkakaupo sa sofa nang makarinig ng mga yabag sa labas. Maya-maya ay narinig niya ang boses na kilalang kilala niya. Balot! Balot kayo dyan! Bili na kayo ng balot! Ha? Nagbenta pa talaga ng balot? Ayaan mo lang siya sa ginagawa niya. Mga Oscar! Luis! Bili na kayo ng balot! Di ba paborito niyo ang tinda kong balot? Bili na kayo! Balot! Bahagyang binuksan ni Mang Oscar ang bintana, saka sinilip ang lalaki. Sa iba ka nalang magbenta, hindi kami bibili. Katatapos lang kasi naming maghapunan. Eh bakit hindi po lumalabas si Luis? Nagpapahinga na nga po ko. Sige na, umalis ka na at naabala mo ang pamamahinga namin. Naabala? Bakit? Hindi ba malaking kaabalahan din ang ginawa sa akin ni Luis? Alam ko na alam niyo na ang lihim ko. Eh di umalis ka na kung ayaw mong malaman pa ng ibang tao ang tunay mong pagkatao. Ang apo mo lang ang kailangan ko. Ilabas mo na siya. Nagpapatawa ka ba, iho? Bakit ko ilalabas ang apo ko? Sige na, umalis ka na. Hindi ako papayag na makuha mo ang apo ko. Isinara ni Mang Oscar ang bintana. Tiniyak niyang nakalakyon maigi. Hindi talaga siya titigil, lo, hanggat hindi siya nakakaganti sa akin. Hindi siya magtatagumpay sa binabalak niya. Akala nila ay umalis na ang lalaki, ngunit nagulat sila nang makarinig ng malakas na kalabog sa taas ng bubong na parang may nalaglag na malaking sanga ng puno. Ano yun? Tsak na siya yan. Kailangan na nating gawin ang plano, iyo. Eh, pero paano po kung pumalpak tayo? Huwag mong isipin yan. Magtatagumpay tayo. Sige na, kumilos ka na. Tumango si Luis sa kanyang lolo Oka. Niyakap din niya ito ng maigpit bago kumalas. Sa may pinto sa kusina dumaan si Luis para makalabas ng kanilang bahay. Si Mang Oscar naman ay kinuha ang kanyang itak at lakas loob na lumabas ng bahay. Pagtingalan niya sa may bubungan nila ay walang kahit na ano doon. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid. Alam niyang naroon na ang aswang na si Ramil. Naghihintay kung kailan aatake. Lumabas ka! Nandito na ako! Tayo magtutos ngayon! Tila itinulos na sa kinatatayuan si Mang Oscar nang maramdaman ang presensya nito sa kanyang likuran. Napapalunok pa siya ng laway habang dahang-dahang humaharap. Sinalubong siya nito ng kamay na may matutulis na kuko. Halos mapugto ang hininga na matanda sa mahigpit na pagkakasakal nito sa kanyang leeg. Inipon ni Mang Oscar ang natitirang lakas at inundayan ng saksakang aswang. Nabitiwan naman siya nito. Akmang dadaluhungin ulit siya nang dumating ang mga kapitbahay nila. Ang iba sa kanila ay nagawa pang saksakin ang aswang bago ito tumakas. Sandali lang mga kasama. Alam ko kung saan siya pupunta. Tara, sumunod kayo sa akin. Samantala, nasa loob naman ng apartment ni Ramil ang binatang si Luis. Hawak niya ang maliit na bote ng langis na ginagamit ng lalaki para magamot ang sugat nito. Nang maramdaman na paparating na si Ramil, agad nang lumabas ng apartment si Luis. Nang makapasok si Ramil sa kanyang apartment ay agad nitong hinanap ang botelya na naglalaman ng langis. Ngunit wala na ito sa kinalalagyan nito. Napatda siya sandali. Inamoy-amoy ang paligid. Natitiyak niyang may nakapasok sa loob. Nang akmang lalabas siya ng pinto, sinalubong na siya ng mga galit na mga tao. Lolo, ayos lang po ba kayo? Oo, apo. Ikaw, ayos ka lang ba? Opo, nakuha ko na po yung langis niya. Nasa harapan sila ng inuupahan na apartment ni Ramil. Maririnig ang galit na sigaw at mura ng mga tao habang kinukuyog ng mga ito si Ramil. Nang araw na magtapat si Luis sa kanyang lolo, kinausap agad ni Mang Oscar ang manugang ni Aling Tasing kung ano ang magandang plano para mahuli ang aswang. Ang galing ng plano niyo, lo. Salamat sa manugang ni Aling Tasing. Siya ang nagsabi na kunin ang langis ng aswang.
At para magawa yon, kailangan munang masugatan ng aswang para bumalik ito sa tinutuluyan. At yun na nga ang nangyari. Huli siya sa akto kung sino talaga ang aswang. Nang gabing yun, napatay ng mga tao ang aswang na si Ramil. Ang iba ay hindi makapaniwala na ang mabait na binatang nagtitinda ng balot ay siya palang aswang na kanilang kinatatakutan na nambibiktima ng mga inosenteng tao. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang Lumang Aparador, Lagusan ng Impyerno. Pagkatapos ng halos 20 dekada ay muling pinuntahan ni Angelo ang kanilang ancestral house sa Laguna. Dahil sa dami ng taong nakalipas, halos hindi na rin ito makilala ang bahay na yon. Nilalamon na ng gumagapang na halaman ang lahat ng daanan, pati ang fountain na dati ay tambayan niya noong bata pa si Angelo ay natuyo na rin. Ang pader o dingding ng bahay naman ay ginapangan na rin ng halaman. May mga sapot ng gagamba at alikabok ang mga bintana. Hindi pa nga nila sana mabubuksan ang malaking pintuan dahil lost thread na ang bisagra nito. Mabuti na lang dahil kinakalawag na ang bisagra nito. Mabuti na lang ay may kalakihan ang katawan ni Angelo at ang kanyang kuya, kung kaya't nagawa na lang nilang iangat at itulak. Bumalik sila doon para muling buhayin ang bahay. Bala kasi nilang tirhan yon. Sayang din naman kasi dahil malaki-laki rin. Sabi nga ni Angelo, mas mabuti ng pakinabangan nila kesa tirhan naman ng mga batang hamog o kaya ng mga pulubing nag-aadik. Mga magkano kaya yung gagastusin natin para ma-renovate tong bahay? Huminto ang kanyang Kuya Jack sa ginagawa nitong pagsusuri sa lamesa na sobrang kapal na ang alikabok. Aabot din tayo ng mahigit kalahating milyon siguro. Natawa si Angelo. Palibhasa, wala itong alam pagdating sa budgeting. Kalahating milyon? Makakabili na pala tayo ng bagong bahay nun. Dagdagan na lang natin. Kaya nga tayo bumalik para dito sa bahay eh. Eh kung gusto mo pala ng bagong bahay, di sana sinabi mo na kagad. Nagsayang pa tayo ng oras. Lumapit si Angelo sa kanyang Kuya Jack. Inakbayan niya ito at inalug-alug pa. Uy, ano ka ba? Seryoso mo naman masyado. Siyempre, focus lang tayo dito sa bahay. At saka diba, nangako tayo kay Lolo at Lola na kapag dumating ang panahon na nakaluwag na tayo, aalagaan natin tong bahay kahit wala na sila. Baka mamaya eh, kapag inayawan natin to eh, multuhin tayo ng mga yon, no? Sandaling napatigil ang dalawa sa pag-uusap. Nakarinig sila ng kalabog sa taas. Pagkatingin ng dalawa, sumenya si Angelo sa kuya niya na i-check ang itaas kung may tao. Pero isa ring duwag si Jack. Kaya sa huli, nagpasya silang sabay na lang tingnan. Bawat apak nila sa mga baitang ay parang umuusok ang paan nila dahil sa mga alikabok. Nakikiliti rin ang kanilang binti dahil sa mga sumasabit na sapot ng gagamba. Pagdating nila sa pinakatuktok na baitang, napadako agad ang tingin nila sa unang silid. Tanda pa nila na doon ang kanilang kwarto noong mga bata pa sila. Sa pangalawang silid naman ay silid ng kanilang mga magulang. Tapos sa dulo ay silid na ng lolo at lola nila. Yung mga katapat naman na pinto ng bawat kwarto ay lagayan lang ng mga gamit nila noon. Sa ibang sabi, may tuturing na bakante yon at walang gumagamit. Tanda mo yung kwarto natin? Diyan naihipit yung daliri mo, di ba? Diyan sa pinto na yan. Natawa si Jack nang maalala yon. Hindi niya maaring kalimutan yon. Dahil mula nang mangyari yon ay tumabingi na ang hintuturong daliri niya. Nakakamiss, no? Tara, tingnan natin, baka may naiwan pa tayong gamit na nandiyan pa. Pansamantalang nawala ang kaba nila.
Natutuwa kasi sila dahil pakiramdam nila ay bumalik sila sa nakaraan. Pagpasok nila sa dating silid ay nadismaya ang magkapatid. Wala na silang nakitang mga gamit. Tanging ampapag na luma na rin lang ang naroon. Ha? Wala nang laman. Siguro kung di nag-away si Papa at si Lolo dati, baka dito na tayo talaga lumaki, no? Ano ba kasing pinag-awayan nila nun? Alam mo ba? Ha? Aba, ewan ko. Mga bata pa tayo nun eh. Hindi ko na rin matandaan. Pagkatapos nila sa silid na yon, ay sinunod naman nila ang silid ng kanilang mga magulang. Gaya ng sa una, wala na rin silang inabutang gamit na naroon. Medyo nabubulok na rin yung bintana kaya napasok yung sinag ng papalubog na araw. Buksan mo na nga yung bintana para may liwanag. Dumidilim na eh. Pagtulak ni Angelo ng bintana ay nakalasyon at nalaglag sa baba. Ay, gagi! Diyos ko ka naman oh. Alam mong bulok na eh, binigla mo pa. Kumamot na lamang sa ulo ang binatang si Angelo. Pagtingin niya sa ibaba ay may mga nakita siyang kahon. Nakabukas ang kahon kung kaya't nasipat niya ang larawan. Palagay ni Angelo ay ang dati nilang caretaker ang naglagay ng mga yon doon. Ya, di ka rito, tingnan mo to. Oh, bakit? Mga lumang picture yata natin yung nasa baba. O tara, kunin natin. Pwede nating iparestore yan tapos upload natin sa FB. O nga no, tara. Sabik na bumaba ang dalawa. Unang larawan na nakita nila sa kahon ay ang larawan ng kanilang lolo at lola. Sa likuran ng dalawang matanda ay isang aparador na pamilyar sa kanila. Naging parte na ng pagkabata nila ang aparador na yon. Natatandaan pa nila na madalas na doon sila nagtatago sa tuwing may nagagawa silang kasalanan. Napangiti si Angelo at Jack nang maalala ang masasayang alaala sa aparador na yon. Nang tingnan naman nila ang iba pang larawan, ay puro aparador na lang ang nakikita nila. Wala na ang dalawang matanda. Ang pinakahuli nilang nakitang larawan ay medyo latest lang. 2013 ang taon na nakalagay. Ngunit ang nakapagtataka ay kung sino ang kumuha ng larawan. Gayong taong 2006 pa namatay ang kanilang lolo at lola. 2010 naman ay umalis ang kanilang caretaker dahil may sakit. Weird. Latest lang tong picture na isa. Tapos bakit aparador lang yung nasa picture? Inagaw ni Jack ang larawan at sinuri ito. Ano bang meron dito sa aparador na ito? Eh di gusto mo tingnan natin. Baka nandun pa yan sa kwarto nila lolo at lola. Naningkit ang mata ni Jack. Eh di ba nga sabi ni Papa eh, huwag tayong papasok ng basta sa kwarto nila lola. Bilang paggalang na rin sa kanila, no? Hindi tayo dapat makialam sa mga naiwan nilang gamit. Sisilip lang naman tayo eh. Kung nandun pa yung aparador, to naman oh. Hinampas ni Jack si Angelo dahil sa kakulitan ito. Di nga pwede, ang kulit mo. Baka mamaya ay multuhin pa tayo nila lolo niyan eh. Eh, paano na yan kapag pinarenovate natin to? Eh di gagalawin din yan. Eh di saka lang tayo makakapasok doon. Tigas ng bungo mo. Tara na nga, gumagabi na. Balikan na lang natin bukas. Inakbayan ni Jack ang kapatid at naglakad na rin sila palabas ng bahay. Bago sila sumakay ay muli nilang tinanaw ang bahay. Narinig na naman nila ang kalabog mula roon, ngunit pinagpalagay na lamang nila na pusa yon. Mabilis na lumakad ang mga araw. Hindi na namalayan ng magkapatid na isang linggo na palang nakaraan. Mabuti na lang talaga ay pareho silang business owner kung kaya't hawak nila ang kanilang oras. Nasimulan na rin ang pagre-renovate sa bahay. Inuna ang palibot ng bahay. Pinagtatatanggal ang mga ligaw na damo. Kinalbo na rin ang mga halaman dahil planong taniman ng panibago. 70% na ng labas ang nalinis nila samantalang kakaunti na lang din ay matatapos na ang loob.
hindi na nila ginalaw. Nilinis at pinunturahan na lang nila. Ang sabi kasi ng interior designer na kanilang nakausap ay maganda na ang loob ng bahay. Ang kailangan nalang palitan ay ang mga luma at nabubulok ng kagamitan. O sige, bukas ha, maaga. Darating kasi yung mga appliances at ibang furniture eh. Mag-aayos tayo dito. Salamat ha. O sige, ingat kayo. Lumabas na rin ang ilang trabahador na binayaran nila para tumulong sa mga gawain. Napahinga ng malalim si Angelo habang nakangiti. Masaya siya dahil ang ganda ng bahay. Bagong pintura at malinis na rin ang sahig. Malaki na ang pinagbago ng bahay kahit na ilang araw pa lang ang pagpapaganda nito. Bilis nila tumabaho, no? Ganda ng changes ng loob pati labas. Kung nabubuhay lang siguro si na lolo at lola eh, baka natuwa sila sa ginawa natin. Pero yung kwarto nila ya, hindi ba talaga natin pagagandahin? Lahat ng kwarto dito okay ni, yun na lang ang hindi eh. Umiling lang si Jack. Bawal, ayaw talaga ni Papa, ewan ko ba. Sentimental kasi masyado si Papa eh, nahihirapan siyang i-let go yung mga pinaglumaan na. Eh pero okay naman ang pakiramdam mo rito. I mean, komportable ka. Kinuha ni Angelo ang pitsel na may tubig at nagsalok sa baso. Well, oo, okay naman. Ang aliwalas nga eh. Bakit? Ha? Eh wala. Natanong ko lang. Kasi 'di ba, ngayong gabi dito tayo matutulog. Baka kasi mamahay ka. Gagi. Seryoso? E di sana kinuha ko muna yung mga unan ko dun sa kondo. Sira ulo to. E di ko ba sinabi sa'yo? Binato ni Angelo ng makunat na chichirya ang kanyang kuya Jack. Hindi no. Kung kagabi mo pa sinabi baka nag-camping pa ako rito. Pero okay lang. Goods lang naman sa akin. May malinis namang unan tsaka kumot sa sasakyan eh. Di ko pala nasabi, nakalimutan ko. Sorry ah. Maya-maya lang ay nagpaalam si Jack na gagamitin lang ang banyo. Siya na ang unang maliligo. Maayos naman ang gripo doon, kasama yun sa pinagawa nila. Samantala, abala lang si Angelo sa sala habang nakaupo sa sahig at nakasandal sa bagong pintura na pader. Nagsalubong ang kilay niya nang marinig na naman ang kalabog. Tinawag niya si Jack ngunit dahil sa lakas ng pressure ng tubig sa banyo, hindi siya marinig ng lalaki. Napatayo si Angelo. Napapadalas na kasi ang mga kalabog na yon. Kahit ang mga trabahador din ay naririnig din. Ang sabi ng mga yon, nagmumula daw sa itaas ang kalabog. Kampanting umakyat si Angelo sa itaas. Kinapa niya ang pindutan ng ilaw sa pader. Sinuyod niya muna ng tingin ang maiksing pasilyo. Huminto ang tingin niya sa dulong silid. Paghakbang niya ng kaliwang paa ay biglang may kumalabog. Kumpirmado na ni Angelo, nagmumula yon sa dating silid ng kanilang lolo at lola. Ay nakulong sigurong pusa dito. Marahan ang bawat hakbang niya. Ilang distansya na lang ay maaabot na niya ang lumang doorknob ng pinto nang biglang. Oh, anong ginagawa mo dyan? Nagkaroon ng mini heart attack si Angelo dahil sa gulat. Langya ka kuya, nandiyan ka na pala. Nakatuwalya pang lumapit si Jack sa kanya. Pinapaabot ko yung brief ko rito sa kwarto, hindi mo ako marinig, kaya lumabas ako ng banyo. Napansin naman ni Angelo na may kaunting bula pa sa buhok si Jack. Uy, bakit ka ba nandyan? Kulit mo talaga no? Sabi nga ni Papa eh, wag na wag tayong papasok dyan eh. Eh kuya, dito ko kasi naririnig yung kalabog eh. Magsasalita pa sana si Jack nang muling may kumalabog. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi na sila nag-usap. Nababasa nila sa tingin ng isa't isa na pareho nga sila ng naiisip. May kung ano ang nasa loob ng silid ng dalawang matanda.
naging palaispan para kay Angelo ang kalabog na yon hanggang sa lumabas sila ng bahay. Naghahanap sila ng makakainan pero si Angelo ay tila lumulutang ang utak. Kanina ka palutang ah, may problema ba? Nasa loob na sila ng isang karinderya na ilang metro lang ang layo sa bahay nila. Napansin kasi ni Jack na malayo ang tingin ni Angelo at malalim ang iniisip. Huminga ng malalim si Angelo. Curious kasi ako kung anong meron sa loob ng kwarto ni na lolo eh. Pero wala ito. Hayaan mo na. Sandaling tumigil si Jack sa pagnguya. Huwag mo na kasing pansinin. Tingnan mo nangyayari sa'yo. Sa halip na nagre-relax ka, occupied ang utak mo. Ako curious kasi ako kuya eh. Kahit yung mga tao rin natin naririnig yun. Sumandal sa upuan ang lalaking si Jack. Alam mo, buti pa. Mag-inom na lang tayo. Ano, G? Napangiti si Angelo. Naisip nito na mas mainam na rin siguro ang swestyo ni Jack. Nang sa ganun ay matabunan ng alak ang lahat ng kanyang iniisip. Madaling nakahanap ng bar ang magkapatid dahil nasa gilid lang naman yon ng kalsada. Nalibang ang dalawa sa inuman. Maagang tinamaan si Jack habang si Angelo naman ay nagsisimula palang natablan ng alak. Nang maramdaman na ni Angelo na mahihirapan silang umuwi kapag mas nalasing si Jack, ito na mismo ang nagyaya na bumalik sa bahay. Inakay ni Angelo ang nakatatandang kapatid papunta sa kotse nito. Kuya, peram ng susi ah, ako na magdadrive. Mapungay ang mga mata ni Jack na tinitigan si Angelo. Tila ba wala itong tiwala sa kapatid? Oy, gusto mo biyahing langit? Baka mamaya pag-iisip ko, kausap ko na si San Pedro ha. Uy, sira ulo. Lasing ka lang no? Kinabit ni Angelo ang seatbelt sa kanyang kapatid. Maingat niyang pinaandar ang sasakyan. Pagkarating nila sa bahay ay inakay niya ang lalaki paakyat sa kanilang silid. Ay, bigat mo naman. Kainis. O sige na, magpahinga ka na muna. Ipapark ko lang yung kotse sa labas ng maayos. Tumango lang ang nakapikit nang si Jack. Pagbaba ni Angelo sa agdanan ay nakaramdam siya na parang may nakatingin sa kanya. Napalingon siya sa likuran at direkta ang tingin niya sa dulong pinto. Ang silid ng dalawang matanda. Hindi niya alam kung bakit nadako ang tingin niya roon. Parang may umaakit sa kanya na lumapit. Umiling-iling si Angelo. Inalis niya yon sa kanyang isipan at nagmadaling tinungo ang sasakyan. Pagpasok niya ng kotse ay biglang may kumalabog na naman sa loob. Sa lakas ng kalabog ay dinig na dinig niya yon sa labas. Putya, ano ba yun? Hindi na nakatiis si Angelo. Matapos iparada ng maayos ang sasakyan ay dali-dali niyang tinungo ang pinanggalingan ng tunog. Kuya, gising ka pa? Kuya! Makailang ulit pa niyang tinawag si Jack ngunit wala nang sumasagot sa kanya. Suminip si Angelo sa pasilyo at pasimpleng tumingin sa dulong pinto. Hindi na talaga niya matiis ang kanyang kuryosidad. Lumapit siya roon. Hahawakan pa lang niya ang doorknob ay bigla nang bumukas ang pinto. Hindi na muna pumasok si Angelo. Nakikiramdam lang siya kung ano ang nasa loob. May tao ba dyan? Noong mga sandaling yun ay pinipilit ni Angelo na lakasan ang loob. Bumuntong hininga siya para bawasan ang kabang nararamdaman. Pakiramdam niya na wala ang espiritu ng alak sa katawan niya. Wala tuloy siyang mahiraman ng tapang. Ilang sandali pa ay dahan-dahan ang naglakad si Angelo. Kinapakapa niya ang pindutan ng ilaw. Pagpindot niya ay agad na lumiwanag ang paligid. Unang nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang lumang aparador na naroon.
yun na lang ang nag-iisang gamit na naiwan. Lumapit siya roon. Sa harapan ng aparador ay sinuri niya ito ng mabuti. Dito kami nagtatago dati. Napangiti si Angelo sa mga sandaling naalala niya ang alaala nila ni Jack dun sa aparador. Ngunit maya-maya lang nawala ang ngiti niya nang makita niya mismo na kumakalabog ang aparador. Mabilis ang tibok ng puso ng binata. Pero hindi niya maintindihan kung bakit natatalo siya ng kanyang kurisidad. Natagpuan na lang niya ang sarili na nakahawak sa hawakan ng aparador. Mabilis ang tibok ng puso ng binata. Pagbukas ni Angelo ay wala siyang nakitang laman. Walang kahit na anong gamit sa loob. Higit sa lahat ay wala namang tao sa loob ng aparador. Sa takot ay napatras si Angelo hanggang sa mapadikit na siya sa dingding. Namamawis na ang kanyang kamay. Noong mga sandaling yon, parang bumabagal ang bawat segundo para kay Angelo. Hindi niya maintindihan ang biglang pag-init ng kanyang buong katawan. Sunod-sunod na paghinga ang ginawa niya. Nang isasara na sana niya ulit ang aparador ay biglang may lumitaw na kamay sa ilalim. Humawak yon sa kanyang paa. Dali-dali siyang lumayo. Nang makabuelo ay lumabas na siya ng kwartong yon. Isinarado niya ang pinto at mabilis na nagtungo sa kwarto nilang magkapatid. Buisit, ano bang nangyayari doon? Hingal na hingal ang binata kahit malapit lang naman ang kanyang tinakbo. Kinaumagahan, sobrang sakit ng ulo ni Angelo. Nagsabay ang hangover at ang puyat. Hindi siya nakatulog ng dahil sa nangyari. Mulat lang siya hanggang sa bumangon ng kanyang kuya Jack. Alas 8 na ng umaga. Sa puntong ito ay nilagnat na si Angelo. Sobrang bigat ng pakiramdam niya at kakaiba ang kanyang panlalamig. Para siyang nasa loob ng isang ref. Gusto mo pa-check up na kita? Baka mamaya ay na-dengue ka ni. Tumayo si Jack sa harapan niya matapos ilapag ang nilutong noodles. Hindi na kuya, baka nabigla lang ako sa alak. Diyos ko, ako nga yung lasing eh, ikaw kaunti lang yung tama mo eh. Kuya, pumasok ako kagabi sa kwarto nila lola eh. Sumeryoso ang mukha ni Jack nang marinig yon. Dinampot nito ang isang unan at binato sa mukha si Angelo. Gagi ka, bakit ka pumasok doon? Bawal nga sabi ni Papa eh, kulit mo eh. Doon ko naririnig yung kalabog kuya eh. Sa aparador. Oo, doon nga, sa mismong aparador. Oh, tapos? Bumuntong hininga si Jack. Walang gana siyang sumandal sa dingding. May kamay na nanggaling sa ilalim ng aparador kuya. Hinawakan niya binti ko. Napadako ang tingin ni Jack sa binti ng kapatid. Sinuri yun ng maigi. Nagtaka siya dahil meron siyang nakita na pasa na hugis daliri ng tao. Pinilit ni Angelo na umupo kahit na nahihilo. Pinagpatuloy niya ang pagkukwento. Hindi ko alam pero parang may kasama tayong iba sa bahay na to kuya. May kakaiba sa bahay na ito. Noong puntong yun ay hinayaan na lamang muna ni Jack na magpahinga si Angelo. Amining man niya o hindi, kinakabahan siya sa mga sinasabi ng kapatid. Kilala niya si Angelo. Ito yung tipo ng tao na kahit kailan, never pang nagbahagi sa kanya ng karanasan tungkol sa kababalaghan. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, ay dumating na ang mga trabahador. Maya-maya lang ay sumunod na rin ang interior designer na binayaran nila. Naging abala si Jack noong buong maghapon na yon, habang si Angelo naman ay inaapoy pa rin ng lagdat. Kung ano-ano ang kanyang naririnig, mga kalabog, mga yabag ng paa, kaluskos at kung ano-ano pang weirdong tunog. Lumabas si Angelo ng silid para magbanyo. Sa tapat ng kanilang pinto
ay mapungay ang mata niyang napatingin sa dulong pinto. Wala siyang kakaibang nararamdaman sa puntong yon. Bumaba na lamang siya ng hagdanan. Pagsilip niya sa sala ay abala ang kanyang Kuya Jack. Dumiretso na lamang siya papuntang banyo. Habang umiihi, ay napansin niya na may batang tumakbo sa labas. Para sa kanya ay hindi yung guni-guni. Buong-buo kasi ang imaheng nakita niya dahil may kabagalan ang takbo ng bata. Kahit nahihilo ay nagmamadaling lumabas ng banyo si Angelo. Sinundan niya ang direksyon kung saan dumaan ang bata. Hindi na niya namalayan na nakarating na pala siya sa likuran ng bahay. Hindi kinakabahan si Angelo noon dahil tirik ang araw. Mga ilang sandali lang ay may nakita na siyang batang babae na nagtatago sa likuran ng drum. Hoy, bata! Kaninong anak ka ba? Bawal dyan ha! Baka mamaya may aas pa dyan, matuklaw ka pa eh. Kami pa masisi. Hindi tumugon ng bata kaya naisipan ni Angelo na lapitan yon. Pagdating niya sa likuran ng drum ay nanlaki ang mga mata niya. Wala kasi ang bata roon. Hindi niya alam kung papaanong nangyari yon. Gayong wala namang ibang daraanan ng bata. Parang lalong nilagnat si Angelo sa mga pagkakataon na yon. Pinuntahan na lang niya si Jack sa sala para magtanong. Kuya, may kasama bang anak yung isa sa mga trabahador? Nag-aalalang tumingin sa kanya si Jack. Anak? Wala, bakit? Eh may nakita kasi akong bata sa likuran eh. Bigla na lang nawala. Hinawakan ni Jack ang noo ng kapatid. Nababahala ito dahil sa taas ng kanyang lagnat. Taas ng lagnat mo kaya kung ano-ano nang nakikita mo. Umupo na lang muna si Angelo sa bagong bili nilang sofa. Uminom na rin siya ng gamot. Makalipas lang ang ilang oras, sa wakas bumaba na rin ang lagnat niya. Magagabi na nang magising sa sofa si Angelo. Naamoy niya ang niluluto ni Jack sa kanilang kusina. Nakahawak siya sa ulo nang bumangon. Mahilo-hilo pa, pero kahit papaano ay magaan na ang pakiramdam. Ang haba pala ng tulog ko. Lumapit sa kanya si Jack at iniabot ang nilutong pagkain. Oh, kumain ka na muna para malakas ka. Hindi pwedeng may sakit ka. Maya-maya lang kasi parating na si Papa, dadalaw. Gusto kasing makita itong bahay. Ha? Eh, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na pupunta siya? Angelo, tulog ka. Pinagpapahinga na lang kita para makabawi ng lakas yung katawan mo. Bumuntong hininga na lamang si Angelo. Agad niyang sinunggaba ng pagkain na hawak-hawak. Nagutom kasi siya sa maghapong tulog. Nang maramdaman niyang kaya na niyang kumilos, tinulungan niya si Jack sa paglalagay ng ref sa kusina. Inayos na rin nila ang bagong ceiling fan. Wala na rin problema sa ibang appliances at furniture. Kahit papaano'y narelax si Angelo dahil sa ganda ng pagkakaayos ng bahay. Para na talagang panghotel ang sala. Alas 8, maliligo muna ako. Maya-maya darating na yun si Papa. Tumangon na lang si Angelo. Iniwan siya ni Jack sa sala. Binuksan na lang niya ang flat screen TV para alamin kung ilang channel ang meron doon. Nagdi-4 pa ang binata habang hawak ang remote. Napatigil lang siya nang marinig ang mga yabag ng paa sa itaas. Malabong si Jack yon dahil nasa banyo ang binata. Unti-unting bumalik ang init ng katawan ni Angelo. Sa unang 5 minuto ay sinubukan niya munang hindi pansinin. Tinutok niya lang ang mga mata sa TV, pero habang nagtatagal, parami ng parami ang mga yabag. Ang iba ay naririnig na ni Angelo sa hagdanan. Gumana na naman ang malikot na imahinasyon ng lalaki. Iniisip niya na may mga kakaibang nilalang talaga sa bahay. Malakas ang kanyang kutob na galing yon sa kwarto ng kanilang lolo at lola. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may humihila na naman kay Angelo na pumunta roon.
Magkakasunod ng malalim na paghinga ang pinakawala ni Angelo bago siya tumayo. Marahan siyang umakyat ng hagdanan. Pagdating niya sa itaas ay nakita niyang bukas na ang pinto ng silid ng dalawang matanda. Sinong nandyan? Walang sumasagot kahit na may naririnig siyang mga naglalakad. Naglakad si Angelo palapit sa dulong pinto. Nang sumilip siya roon, nakita niyang nakabukas pa rin ang aparador. Naalala niya na nalimutan niya palang isara yun. Mas lalong nang hilakbot ang kanyang sistema nang makitang may mga lumalabas mula sa aparador. Mga tao na inaagnas na ang mukha. Mga nilalang na maitim at iba naman ay may sungay. Pinipilit sumigaw ni Angelo pero parang may nakabarang bato sa lalamunan niya. Walang boses na lumalabas sa bibig niya. Marahang lumapit sa kanya ang mga nanggaling sa aparador. Huminga siya ng malalim at sa pagkakataong yon ay nakakuha na siya ng pagkakataon para makabalik sa ibaba. Sakto naman na pagdating niya ng sala ay kararating lang din ng kanilang ama, si Roberto. Halos madapa-dapa si Angelo nang lumapit siya sa kanyang ama. Oh, anong problema? Bakit ganyan ang itsura mo? Pa, ano? Sabihin mo! Pa, sa kwarto ni na lolo at lola, may mga nilalang. Bumakas agad ang kaba sa mukha ni Roberto. Natataranta nitong pinuntahan ng taas at pagdating nila ay nakabukas pa rin ang aparador. Nagmamadaling pumasok ng silid si Roberto at saka isinara ang aparador na yon. Galit na pinagbalingan ni Roberto si Angelo na nakatayo lang sa gilid. Takot na takot at palingalinga sa buong silid. Pumasok ba kayo rito? Wala nang choice si Angelo kundi ang aminin na lang ang ginawa niya. Opo pa, ako po, pumasok ako dito. Binuksan mo itong aparador? Tumangon na lang si Angelo. Napasabunot sa sariling buhok ang kanyang ama. Bumugay ito ng hangin sa sobrang pagkadismaya at inis. Angelo naman, di ba sinabihan ko na kayo ng kuya mo na kung gusto niyong buhayin ang bahay na ito ay huwag na huwag niyong pakikialaman ang kwarto na ito? Bakit ka naman pumasok dito? Tapos binuksan mo pa itong aparador na ito? Diyos ko naman, oh! Naguguluhan si Angelo sa naging reaksyon ng kanyang ama. Palagay niya ay matagal nang alam ng kanyang ama ang tungkol sa aparador na yon. Eh pa, ano po bang meron sa aparador na yan? Basta! Eh bakit basta? Sana kasi sinabi niyo na kagad sa amin eh, para hindi na kami tumuloy rito. Tiningnan siya ng masama ng kanyang ama. Noong nabubuhay pa si nanay at tatay, nangako tayo na kapag dumating ang panahon na wala na sila, eh aalagaan natin ang bahay. Yun ang day lang kaya ko kayo pinayagat. Eh bakit nga hindi niyo po sinabi sa amin ng tungkol sa aparador? May kababalagan naman pala dyan tapos wala ka man lang sinasabi. Ang sabi niyo lang eh, huwag kaming papasok dito. Naiirita na si Roberto sa pananalita ng kanyang anak. Kaya naisip nito na panahon na siguro para ipaalam kung ano ang tunay na dahilan. Ang aparador na ito, ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang lolo at lola niyo. Ano po? Hindi makapaniwala si Angelo sa kanyang narinig. Sa pagkakaalam niya kasi, namatay ang lolo at lola niya dahil sa sakit habang nagbabakasyon sa Amerika. Sinabi ko lang sa inyo na nakremate ang lolo at lola niyo sa Amerika. Pero ang totoo, wala talagang bang kayo katawan nila na meron ako. Dahil una sa lahat, nandyan, nasa loob sila. Nanginginig at madiin ang boses ng lalaki nang ituro ang nakasarado ng aparador. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. June 2, 2006. Nagbubulakbol kayo kaya nagalit ako noon. Sa takot nyo, nagtago kayo sa loob ng aparador na yan. Pero nang buksan namin, wala na kayo. Ang sabi ng nanay at tatay ko, kinuha raw kayo ng mga nilalang sa aparador. Halos isang linggo kaming nag-isip ng paraan para mabawi kayo. Kung sino-sinong albularyong kinausap namin pero ni isa sa kanila ay walang nagawa. Hanggang sa inamin ni tatay na may babalik pa kayo. Ang kaso,
kailangan may kapalit. Nanginginig ang tinig ni Roberto noon. Ramdam ni Angelo ang takot at trauma sa ama. Nakipagpalitan sila sa inyo, anak. Pumayag ang mga nilalang. Nilabas nila kayo at pumalit ang lolo at lola ninyo. Wala kayong matandaan sa mga nangyari. Kaya nilihim na lang namin ang nanay ninyo. Dahil ayaw naman namin nasisihin nyo ang sarili nyo sa pagkawala nila. Yun ang dahilan kung bakit ngayon ko lang to sinasabi. Sandaling nawala ang kilabot sa puso ni Angelo. Napalitan ito ng kirot. Masakit para sa kanya ang nalaman. Hindi niya maiwasan na sisihin ang sarili. Kasi kung hindi dahil sa kanila ni Jack, hindi mawawala ang kanilang lolo at lola. Bakit kasi kinuha nila nanay at tatay yan sa nasunugan eh? Eh di sana walang ganito. Pagkatapos magsalita ni Roberto ay binalot ng katahimikan ang paligid. Pareho silang napatingin sa aparador na nung mga sandaling yon ay umuuga. Na parabang may kung ano ang lalabas doon. Nakaramdam sila ng lamig sa kanilang paa. Pagtingin nila ay may tubig ng umaagos na nagmumula sa loob ng aparador. Kinilabutan si Angelo. Lalo pa nang magpatay sindi na ang ilaw doon. Si Kuya! Papa! Si Kuya! Natatarantang tumakbo palabas ng silidang binata at pinuntahan si Jack sa loob ng banyo. Naabuntan niyang nagbabaha na roon ngunit wala na ang kanyang kuya. Nagtataka naman ng lalaking si Roberto nang wala silang abutan. Ang kuya mo, kinuha siya ng mga nasa aparador. Nanghina ang tuhod ni Angelo. Maging ang kanyang ama ay tila nawala na rin sa sarili. Tulala, balisa at lutang ang mag-ama nang nasa sofa na sila. Nag-iisip sila ng paraan kung papaanong maibabalik si Jack. Pa, anong gagawin natin? Paano natin mababawi si Kuya sa mga nilalang? Paano natin mapapalabas si Kuya sa aparador na yun? Lalong nakaramdam ng pressure ang kanyang ama. Alam nito sa sarili na isa lang naman ang pwedeng gawin. Ngunit hindi sigurado si Roberto kung pwede nila yung subukan. Kasuklam-suklam at hindi makatao ang tumatakbo sa isipan ng lalaki. Dumaan ang ilang oras, kumalma na rin ang mag-ama. Kailangan nilang huminahon para makapagdesisyon na maayos. Bandang alas 12, habang tahimik na nakaupo si Angelo at Roberto sa sofa, bigla na namang nagkaroon ng malakas na yabag at kalabog. Nanggagaling yun sa itaas. Marami nang nakalabas na elemento mula sa aparador. Yung mga naririnig mo, sila na yan. Eh, sasaktan ba nila tayo pa? Nababahala si Angelo na baka pati sila ay kunin. Kita sa nanginginig nitong kamay ang pangamba. Eh, hindi ko alam anak. Kaya nga hanggat wala pa tayong naiisip na paraan, wala munang aakyat sa itaas. Sumang-ayon na lamang ang binata. Inabot na sila ng umaga kakaisip at kakahintay na baka magkaroon ng himala para makabalik si Jack. Pero walang nangyayari. Habang nasasayang ang oras, pakiramdam ni Angelo ay lalong lumiliit ang tsansa na makabalik ang kanyang kuya. Ilang sandali lang ay biglang may kumatok sa kanilang main door. Pagbukas ni Roberto, isang matandang lalaki ang bumungad sa kanila. Mang Riego? Roberto, ako ito, si Riego, ang dati niyong caretaker. Nang makita ni Roberto ang matanda, ay napatingin naman siya kay Angelo. Tila ba may pumasok na ideya sa isip ng lalaki? Sakto ang dating ninyo, Mang Riego. Kumusta na po kayo? Peking ngiti lamang ang pinakita ni Roberto sa matanda. Ayos lang naman ako. Napadaan lang ako rito para sana'y ibigay itong mga dala kong mangga. Agad na tinanggap ni Roberto ang supot na dala nito. Habang si Angelo naman ay nagkakaroon na rin ng clue sa iniisip ng kanyang ama. Ay, nako, Mang Riego. Mas masarap ang manggang ito kung sasabayan natin ng alak.
may gagawin ba kayo ngayong araw? Nakakamiss kasi kayong kakwentuhan eh. Gusto ko sana na samahan niyo ako mag-inom. Lumapad ang ngiti ng matanda. Wala itong pinagbago noon paman. Mahilig pa rin ito sa alak. Para hindi nito tanggihan ang alok ni Roberto, agad na nagpabili ng alak si Roberto kay Angelo. Napailing na lang ang binata ng tingnan ng matanda. Wala yung kamalay-malay na yun na pala ang huling sandali niya sa mundong ito. Pinainom nga ni Roberto ng alak ang matandang si Riego. Hindi pa nila nauubos ang bote ay hilong-hilo na ang matanda. Hindi na ito makatayo at nakasandal na lamang sa kinauupuan. Anak, tulungan mo ako. Dali natin to sa itaas. Nag-alangan si Angelo. Pa, hindi kaya mali itong ginagawa natin? Anak, oo mali ito. Pero wala na tayong choice. Kailangan natin itong gawin para sa kuya mo. Bumuntong hiningan na lamang si Angelo. Nakaramdam siya ng awa sa matanda. Napaka-inosente ng mukha ni Mang Riego na siyang kumukurot sa konsensya ng binata. Noong araw na yun ay sinikmuran na lamang ni Angelo ang mga nangyari. Dinala nila sa loob ng apardor ang matanda at mula noon hindi na yun muli pang natagpuan. Makalipas ang isang taon, hindi naging madali ang buhay ni Angelo. Lalong nasira lahat dahil sa ginawa nilang mag-ama. Sa halip kasi na mapabuti, lalo pang lumala ang sitwasyon. Habang nasa hapagkainan, tahimik lang sila na nakatingin sa taong nasa harapan nila. Wala silang ganang kumain. Kahit ilang araw nang walang maayos na kain si Angelo at Roberto, tila ba hindi sila tinatabla ng gutom. Wala kasing ibang tumatakbo sa isipan nila kundi ang lalaking si Jack. Isang taon na kasi nila itong hindi nakakasama. Binitiwan ni Roberto ang kutsara tinidor habang si Angelo naman ay bagsak lang ang balikat na nakasandal sa upuan. Wala na akong ganang kumain. Kayo na lang. Papa, sige na oh. Dito ka lang. Ayaw ko kasabay kumain tong taong to eh. Dito ka lang. Malapad lang ang ngiti ng taong nasa dulong bahagi ng lamesa. Bumuntong hininga ang mag-ama. Kapag nakikita nila ang mukha ng taong yon ay halo-halo ang kanilang nararamdaman. Mga Ginoo, maaari na kayong kumain. Hindi nararapat maghintayin ang kaloob ng Diyos sapagkat ang karma ay hindi marunong magpatawad. Halina't sabayan niyo akong kainin ang pagkain ng modernong panahon na ito. Napapalunok na lamang ng laway si Angelo. Hindi niya inakala na makakaharap niya ang sinasabi lang noon ng kanilang lolo at lola. Kung naging maayos lang kasi sana ang pagpapalit nila ng tao sa aparador, si Jack sana ang ilalabas mula roon. At hindi ang kanilang ninunong butal at marahas na nanggaling pa sa unang panahon. Wakas!